lahat ay nagbabago. Kaibigang dating wala, ngayon'y napakayaman. Ngayon ay hinahangaan. Nagbabago, ikot ng mundo. Di mapipigilan ang tapo nito. Araw ba'y alanganin dahil sa iniisip mo? Pangarap ay nagugulo. Huwag mo kasing kalimutan si Jesus, isama mo sa mga naisin mo. Magbago man ikot ang mundo, ngunit kailan mahinding hindi si Jesus Kristo. Sa iyong minimithi. Worry not. Ilagak mo sa Diyos at worry not. Magtiwala, pangarap ay di mauuga. Hawak niya ang mundo. Sa iyong panalangin, sa kanya itagubilin. Ito'y di mabibinbin. Magbago man ihip ng hangin, mananatiling siya pa rin, hindi ka bibiguin. Worry not sa iyong minimithi. Worry not ilagak mo sa Diyos at worry not. Sa iyong minimithi. Worry not. Ilagak mo sa Diyos at worry not. Ilagak mo sa Diyos at worry not. Yung worry not. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos na napakabuti. Pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, kapatid, kababayan, lalo na ang ating mga kapatiran sa CLC family, ang aking mga FB friend, lahat po ay pinagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang ating worship celebration through social media. Live stream dito po sa FB Live, sa Life Shaper TV. So, purihin ang Panginoon at tunay, gaya nga po ng inawit ng ating kaibigang Bishop Carding Show, worry not. Maraming dahilan na para bagang nakikita natin ay nag-aalala tayo, maraming problema, pagsubok, bagyo ng buhay tayong hinaharap. Nadyan lang po yan. Pero ang sinabi nga po nung awitin, worry not. Why worry not? Dahil kasama po natin ang Diyos. Amen? So, tandaan po natin, mabigat man ang mga pagproblema o bagyo, mas matindi ang Diyos natin. Kaya, worry not, dahil ang Diyos ang siyang lumaban para sa atin. Kung nagawa niyang ibigay ang kanyang buong buhay para sa atin ng panahon tayo ay makasalanan pa, hindi pa tayo kabilang sa kanyang mga anak, pero ngayong anak ka na niya sa lahat ng nananalig kay Jesus Christ, wala kang dapat ipag-alala bilang anak ng Diyos. Hindi kanya iiwan o pababayaan man. Amen. Praise God. Okay, so
Patuloy lang po tayo, samahan nyo ako sa mahigit ng oras na ating pong pagsamba sa gatong kaparaanan po sa ating Diyos na buhay. Makikinig lang po tayo ng mga ilang awitin. Then after po niyan ay mag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoong Kristo. Again, ang ating pong siniseries, kay Jesus may katugunan. Ano po? So bago tayo magpatutok ulit ay babati lang ako sa lahat ng maagang nakatutok po sa ating ngayon. Naka-tune in kaagad. Praise God. Si Barbie Rico Hermoso ay watching po siya. Praise God. Ate Barbie, pinagpalang araw sa iyo. Ang aking kaibigang LP Joe Papa. Praise God. Miss na kita, kaibigang LP. Hallelujah. Brother Ray Elipe is watching. Praise the Lord. Kuya Ray. Tita Lynn, pinagpalang umaga sa iyo. Ate Juliet, praise God. Salamat sa mga maagang yan. Si Ate Weng, praise the Lord. Pinagpalang araw po sa atin. At si paring Pastor June Peggy, wow, praise God. Ang pogi mo, Pastor, sa Amerikana mo. Hallelujah. Praise God. Lagi tayong pogi kagaya mo, Pastor. Praise God. So, stay tuned lang po tayo. Like and share para po marami ang mga kakilala natin na makapakinig ng mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Ano po? So habang naghihintay pa tayo, nagbarating mga kapatid na siya pong mag-go online ngayon at tututok sa atin, makinig pa po tayo ng ilan pang awitin para sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Baka ako'y minamahal ko.
aking nakaraan. Sa piling mo'y nanumbali, naunawaan mo ako. Ako'y bukas, palad na tinanggal, minahal at pinarangalan mo. Ako'y inibig, love na love kita, love na love kita, love na love kita forever. Huwag nang mangamba, mag-alala. Love na love kita, huwag na mag-alala. Yung huwag nang mag-alala, love na love kita, yun po ang mensahe ng awitin na yan ng ating Bishop Prading Show. Gaya kanina ho, yung unang kanta natin, walang dapat ipangamba, walang dapat ikatakot, yun po ay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano po? So, ikaw ay anak ng Diyos, mahal na mahal ka niya. Sa lahat ng nanalig sa ating Pansokristo, mga nanampalataya, sabi ng Bible, sila ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, dahil ngayon nanampalataya ka, anak ka na ng Diyos, huwag kang mag-alala. Wala kang dapat alalahanin. Dahil mahal na mahal ka ng ating Diyos bilang kanyang anak, no? Kung ano ang ating Pansokristo ay gano'n din tayo. Kung gaano niya kamahal si Jesus, gano'n ka rin kamahal ng Ama. So, kung ano ang Pansokristo, same. Pareho ho tayo ng ating Pansokristo. Kaya, wala tayong dapat ipag-alala. Isa lang ang pwede natin gawin sa buhay natin. Magtiwala at magtiwala at magtiwala at magtiwala lamang sa ating Panginoong Diyos na buhay, na makapangyarihan, na lubos, na nagmamahal po sa ating lahat. Praise God! So, muli, pinagpalang umaga sa ating lahat. Live po tayo sa Life Shaper TV. Ito po ang ating online worship celebration ng Christ the Life Shaper Church. At pinagpalang araw sa lahat ng mga kaibigan, kakilala natin, ka-FB friend natin, at kapamilya sa CLC na nakatutok po at nakatunghay sa atin ngayong umagang ito. Praise God. So tayo po ay mag-aaral ng Satanan Lord. Pero bago yan, patuloy, makikinig po tayo ng isa pang awitin ng ating kaibigang Bishop Carding Show. At then mag-aaral na po tayo ng salita ng Panginoon. Ano? So babati lang po muna ako sa mga bago pong naka-tune in ngayon. Praise God. Si Ate Evelyn Reyes, ang aking kumare. Praise God. Salamat muli at naka-tune in ka ngayon. Pinagpalang araw sa iyo. Praise the Lord. At si Gab Piol Pilola, pinagpalang araw sa iyo, Gab. Praise God. Salamat po sa ating lahat na nakatunghay ngayon. Si Brother Romel Aldaca is watching. Pinagpalang araw sa iyo, Binoy, ating kaibigang Romel, si Brother Romel, praise God, Aldaca. Then si Bea Rose Argate and Ate Ivy, praise the Lord. Pinagpalang araw sa inyo, mga kapatid, at sama-sama muli tayo, samahan niyo po ako sa mahigit isang oras na ito na ating sama-samang pagpupuri sa Lord sa magitan ng awitin ng ating kaibigang Bishop Carding Show at sa magitan din ng mensahe na dadali po ko po sa inyo ngayong umagang ito ay sama-sama tayo na makinig sa salita ng Panginoon. Ano po? At like and share lamang po natin nang sa gayon ay mas marami pa po ang makapakinig ng mensahe na dadaling ko po ngayon sa inyong umaga sa oras na ito. Ano po? So, wag po tayong mag-atubili at manatili lang po tayong natutok. Wag po tayong alis. Ano po? Hanggang matapos ang ating live worship celebration na ito. Praise God! So, makinig pa po tayo ng isa pang awitin galing sa ating kaibigang Carding Show. Praise the Lord! Okay, okay.
kapayapaan, may katahimikan kang alay. May pangungusap ka, ako'y hindi iiwan at pababayaan. Ang laman ng puso, ikaw na laging kasama ko. Mga bagay na di mo matanto, sa salagisin ay maaalala mo agad. Sobra-sobrang pagpapala at mga gantimpala. O siya nga pala, ikaw ay laging naririyan. Kita niyo yung awitin. Hallelujah. Napakaganda ng mensahe, di ba? Okay lang. Basta't kasama natin siya. Sino yung siya na yun? Ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo, muli, gusto ko lang i-remind, ano? Iyan ay matinding katotohanan na pangako ng ating Panginoong Hesus Kristo. Bago siya ipinanganak, ay kinausap po ng isang anghel ang kanyang inang si Maria, at sinabi siya magdadalang ng sanggol na lalaki ang pangalan tatawaging Emmanuel. Ang kahulugan nito ay God is with us. Pero bago tinawag binanggit yung Emmanuel, una munang binanggit na ito'y tatawaging mong Jesus Savior. So after na sinabi yung Jesus Savior, sabi siya ay tatawaging Emmanuel. Ano po ibig sabihin? God is with us. So paano naging God is with us? Hindi po pwedeng mangyari yung God is with us hanggat hindi nangyayari yung Savior. No po? So, bakit kailangan ng Savior? Kasi lahat ng tao na nabubuhay sa mundo ay sinners, makasalanan. And because of those sins na namana natin sa ating ninunong si Eva at si Adan, lahat tayo ay malayo sa Diyos. Hindi ho natin kayang mapalapit sa Diyos sa kahit anumang kaparaanan natin. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, yung hindi mo kaya, siya ang nag-initiate at gumawa ng paraan para tayo ay ilapit sa Kanya. Pinadala ang Savior si Jesus Christ. Nang sabi ng Bible, siya ang magbabayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Eh yung kasalanan ang dahilan kaya tayo malayo sa Diyos eh. So nung dumating ang ating Panginoong Kristo, kung ikaw ay mananalig sa Kanya, lahat ng kasalanan mo ay nalinis na. At dahil doon, ikaw ay nailapit na niya sa ating Diyos na buhay. At sabi rin siya, tatawagin Emmanuel, because of Christ Jesus, ikaw ay habang buhay nang nasa Diyos,
at hindi ka na iiwanan kailanman. Kaya pangako ng Panginoon sa Kristo, I will never leave you or forsake you. Siya yung Emmanuel. Kaya ang sabi nga nung awitin, okay lang. Bakit okay lang? Kasi kung kasama natin kasi ang Diyos, kahit na ano ang ating pagdaanan, saan man tayo dumaan, hindi tayo pababayaan nitong Emmanuel na ito na nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Kung ikaw bumili ka lang ng mamahaling cellphone, ay sobrang ingat na ingat ka na. Pinangangalagaan mo dahil napakamahal ng bili mo rito. Handa ka makipag-away pag mayroong sumira o anumang tao na sirain ito o nakawin ito. Ipaglalaban mo po, protection naman ng gusto dahil mahal to, binayaran mo, bilili mo. Lalo na po tayo ngayon sa harapan ng ating Diyos na buhay. Binayaran niya tayo ng kanyang buhay. Namatay siya, dumalo yung kanyang dugo bilang kabayaran sa iyo. Binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya gano'n na lamang dahil doon, napakahalaga mo. Imagine, hindi ka pa niya nababayaran, tinignan ka na niya bilang mahalaga sa kanya. At ang pagpapatunay nun ay kung paanong namatay siya para sa iyo sa panahong ikaw ay makasalanan. Eh papaano pa kaya ngayon na nananampalataya ka na sa kanya ka na higit yung pagpapahalagang gagawin ng Diyos sa iyo, kapatid? So anong dahilan ngayon para mangamba ka? Kaya kung maiintindihan natin ang katotohanan na yan, ay sasabihin mo, okay lang. Kasi laging nandyan ang Panginoon. Our mighty, everlasting God, a loving and gracious God, Almighty God, the Emmanuel, the God who promised us that He will never leave us or forsake us. Ano lang ang part natin? Only believe. Praise God. Amen. So ayan po yung mensahe. Hallelujah. Nang gusto ko lang i-share sa inyo. Pero di pa po yung pinakamensahe natin ngayong umagang ito. So mga karagdagan lang po yan na input ko sa atin. Base doon sa ating mga awitin na naranig na napakaganda mula sa ating kaibigan Bishop Cardencio. So salamat po. Magpinagpalang araw sa ating lahat. At sa lahat po ng mga nakatunghay ngayon, salamat po sa inyong pananatili sa ating pagsasama-sama sa pagsamba natin ngayong umagang ito. So sa lahat po ng ilan pa ng mga naka-tune in sa atin, huwag po kayong mahiyang magkomento o mag-share dito sa atin para po nakikita ko na kayo ay nadyan. Magparamdam po kayo dyan kung kayo nadyan na din. Don't forget to like and share our live stream today para po marami pang mga kaibigan natin ang makarinig ng mabuting balita ng biyaya o gracia or pabor ng Diyos sa ating lahat. We are all highly favored and blessed in Christ Jesus. Ito po ay dahil sa ating Panginoong Kristo. So good morning po. We are blessed. Ayon kay Bea Rose. Praise God. Blessed Sunday, Pastor. Kay Ate Evelyn Reyes. Hallelujah. Praise the name of Jesus. So isang-isang kanta na lang po tayo. Then, mag-aral na po tayo ng mensahe ng Panginoon. Amen po. Sige po. Damdamin, nagising nang may saya't awitin. Paligid ko'y magulay na at anong sigla, sadyang ikaw o Diyos kakaiba. Ang galing-galing naman ng iyong pag-ibig, walang katulad di nagmamaliw. Subok ka na, O Diyos, sa iyong mga ginagawa. Kailan may di kami mabibigo. Ang galing-galing mo,
kahanga-hanga, kasiya-siya, at kapuri-puri, kalugod-lugod, Diyos na nagmamahal. Salamat, salamat, Diyos na dakila. Galing-galing naman ng iyong pag-ibig, walang katulad, di nagmamadyo. Subok ka na, O Diyos, sa iyong mga ginagawa, kailan may di kami mabibigo. Ang galing-galing mo, kapuri-puri, kalugod-lugod, kilig na kilig sa'yo. Salamat, salamat, Diyos na dakila. Ang galing-galing mo, kahanga-hanga, kasiya-siya, at kapuri-puri, kalugod-lugod, kinikilig sa'yo. Salamat, salamat, Diyos na dakila. Salamat, salamat, Diyos na dakila. Salamat, salamat, Diyos na dakila. Praise God! Hallelujah! Kapuri-puri, tunay na kahanga-hanga ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Talagang napakabuti niya. Okay, bago po tayo mag-aral ng salita ng Lord, siguro ay mag-a-announce po muna ako. So, yung pong live, ating Life Shaper Church, ay Christ the Life Shaper Church, ay magdiriwang po ng ating 13th anibersaryo ng pagkakatatag ng gawain ito. Praise God! Purihin ang Panginoon. At ito po ay mangyayari o magaganap sa ikaapat na linggo ng ngayong buwang Hunyo. So last Sunday po ng June. Pero dahil po diyan, dahil po pandemya tayo, napagkasundoan po namin ang pamunuan ng CLC na ang maging paraan ng celebration natin ng CLC anniversary ay yung pong ginagawa nating e-feed, ano po? O yung pagbibigay ng mga tulong sa mga kababayan natin na kapuspalad na talaga naman pong nangangailangan ng lubos. So, yan po ay gagawin natin sa ika-apat na Sabado ngayong buwan ng Hunyo. Kaya po, lahat po ng ating mga kaibigan, lalo na sa pamilya ng Life Shaper Church, ay magpadala po tayo, ibigay po tayo ng kaya nating tulong upang maging kabahagi po tayo ng e-feed na ito bilang celebration po ng ating anibersaryo ng Christ the Life Shaper Church. At hindi lang po kayo, kung meron kayong kaibigan, kakilala na nais pong magbigay ng kanilang tulong o donasyon, pledge, kaloob para po ibahagi dito sa ating e-feed, ay welcome po. Huwag po tayong mag-atubili o mahiya o magdalawang isip na ito ipaabot sa atin. Nandiyan naman po yung ating GCash number. Ay sabihin niyo lang po kung para saan ang inyong ipadadala. And of course, yung ating mga offering po, lalo po every Sunday, gaya nito, ayan po, nasa ating screen ng ating GCash number. Isend niyo lang po yan at yan po ay malaking tulong sa ministeryo po ng ating iglesia, ang Christ the Life Shaper Church. Praise God! So, yan po at patuloy lamang po tayo sa gantong paraan ng pagsamba sa Diyos sa live stream habang hindi pa po ayos ang lahat bilang protection din po sa ating lahat ng mga kapatiran. Ano po? So, okay, sige po, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon
bilang pinaka-importanting bahagi po ng ating pagdiriwang ngayon. Ano po? So, ang ating pong series, kay Jesus may katugunan. Lagi natin tandaan yan. Kay Jesus, laging may katugunan. At ito po ngayon, ngayong umaga, ay tatalakayin natin yung sa John chapter 6 o aklat ng Juan, kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 15 o 15 versikulo. Isang pangyayari na talaga namang makikita natin, iba sa ating Panginoong Jesus, laging merong katugunan. Ano, babasahin ko po ang talatang ito sa aklat ng Juan 6. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. So, nakita naman natin na yung pinanggalingan ng ating Panginoong Jesus, gumawa siya ng alak, yung tubig, ginawa niyang alak. Tapos nagpagaling siya ng may karamdaman. So because of that ay naging matunog na ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya marami nang sumusunod sa kanya. Take note ha, iyan po yung matindi. Maraming sumusunod, hindi dahil they know Christ, who Christ is. Hindi po ganun eh. Sumusunod sila kasi nakita nila gumawa ng himala. So makikinabang sila. Sa panahon po natin ngayon, maraming ganyan. Maaring susunod lang sa iyo, nakabuntot lang sa iyo kasi nakita may pakinabang na makukuha sa iyo. At sa panahong yan, ganyan-ganyan din po sa ating Panginoong Jesucristo. Diyan, sabi diyan, umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Praise God, ang daming tao nakita ng Panginoon. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sabagat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 2 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Alam niyo po, meron pong ibang paniniwala na hindi daw totoong gumawa ng himala rito ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa kultura nga daw ng mga Hudyo, kapag sila aalis, lalo't malayo ang pupuntahan, lagi may mga baon po yan. Kaya sabi nung iba, may mga baon ng mga tao. Kaya nakakain. At yun daw, dun daw galing yun. Opinion po nila yun. Pero as far as the Bible is concerned, maliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Nakita sila ng ating Panginoong Kristo. At alam ng Panginoon, walang mga pagkain to. Naghanap siya at nagtanong siya kung saan makakabili. Para bang sa panahon natin, saan ba may bakery o panaderia dito? No po? Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ang tigkakaunti o ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada. 5 tinapay, 5, at 2 isda. At sabi ng marami, ito daw yung St. Peter fish, or sa atin nga ay tilapia. Ano po? So, 2 isda at 5 pirasong tinapay, no? Na sibada. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus, sa madamo sa lugar na yaon. Mupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. Ha? Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol.
Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi niya tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapitan o lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungong kaburulan. Praise God. Sandali tayong manalangin. Salamat dakilang Diyos sa napakagandang araw na ito na bigay mo sa amin, sa bagong lakas at sigla at buhay na bigay mo sa amin, sa napakasarap na almusal na amin pong nakain, at sa kalayaan gaya nito na kami po'y magkakasama na sumasamba at nagsasaya sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa salita mo na aming nabasa ngayong umaga, na alam namin mula dito sa mga talatang ito na aming binasa ay meron kang handang mensahe sa bawat sa amin. Ang aking patuloy na dalangin, Lord God, salamat dahil ikaw po ang siyang magtuturo sa amin at magpapaunawa sa amin ng anumang aming tatalakayin ngayon. Patuloy, ikaw lamang ang aming itinatanyag sa aming kalagitnaang Panginoong Jesus. Ang papurit pagsamba ay sa iyo po lamang namin binibigay sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Nagpakain ang Panginoon ng 5,000 lang ang binilang. Ibig sabihin, kung tutusin, hindi lang 5,000 katao ang napakain. Dahil ang sabi ng Bible, iyon lang ang binilang. Puro lalaki lang, 5,000, at hindi pa kasama yung mga bata na pinakain niya. At ang matindi rito, nagpakain siya mula lamang doon sa 5 tinapay na sibada at 2 isda na galing doon sa bata. Alam niyo po, hindi usapin ang edad pagka ikaw ay gustong gabitin ng Panginoon. No? So, pinakain. Ang matindi rito, ang sabi doon, binigyan ang lahat hanggat gusto. Bigyan ang lahat hanggat gusto. Ibig sabihin, talagang sa Panginoon, gusto niya satisfied ka sa ibinibigay niya sa iyo. Hindi po magbibigay ang Panginoon ng kulang o kapos. Pagkagaling kay Lord, laging satisfied tayo. Ano po? Kaya makukontento ka at makukontento pagka ang Diyos ang nagbigay sa atin. And to make the long story short, yan na nga ang naganap. The rest is history. Maraming tao ang tunay na namangha sa ating Panginoon Kristo na kung saan ay nakagawa ng himala, miracle. Sa mahigit 5,000 tao na naroon, napakain at ang matindi, na satisfied, ang matindi pa, may sumobra pa. Kay Jesus, tunay na may katugunan. Amen? So, ano ho ang mga katotohanan na gusto ko pong ibahagi sa inyo patungkol dito sa katotohanan ng pagtugon ng Diyos sa atin? Particular, sa talatang ating binasa. Excuse me po. Una, tatlong bagay po ang aking nakitang mensahe na nais po nating pag-usapan natin ngayon na gusto ko, excited akong i-share sa inyo. Praise God. Una, ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating pangangailangan. Yes, totoo po yan. Nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin po, ang Diyos ay concerned sa iyo. Makikita natin sa talata, sinundan siya na napakaraming tao sapagat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Then, verse 3, umahon si Jesus sa burol, so mataas ang kanyang kinalalagyan, kasama ang kanyang mga disipulo, alagad, at naupo roon. Nung siya'y naupo, verse 4, malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Verse 5, tumanaw si Jesus, nakaupo siya, tumanaw siya, at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Pag-upo niya sa burol, kasama kanyang mga alagad, at siya ay tumanaw. Usually, kapag tatanaw ka sa taas at tinignan mo yung ganda ng view, then ang mararada mo,
Ang sarap magpahinga. Ang sarap mag-relax dito sa lugar na ito. Napakaganda ng tanawin. Pero hindi po yun. Tumanaw ang Panginoon at ang kanya nakita ay yung maraming taong paparating. No? So, nung makita ng Panginoon ang napakaraming tao na darating, tinanong si Felipe, sabi ito, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Nung makita ng Panginoong Hesus yung dami ng tao, hindi niya inisip muna, bakit ito nagpupuntahan dito? Ba't nagsusunuran ito rito? Ano kaya mga sakit dito? Hindi eh. Ang unang-una kaagad na naisip ng Lord, mga gutom ang mga taong ito. Dahil galing din siya sa paglalakad, paglalakbay, at alam niya ang pakiramdam ng gutom, kaya kita niya yung mga taong, maraming taong lalapit. Sabi niya, ang dami nito, sigurado gutom ang mga ito. Sabi niya kay Felipe, kung di ko nagkakamali, sabi niya, tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay? Kumbaga sa panahon natin kayo, parang sinasabi ng Panginoon, oy, Felipe, saan dito may bakery? Dahil ang daming tao, pakainin natin sila. Concern ng Lord sa needs ng tao. Bakit si Felipe tinanong? Kasi po, according sa mga Bible scholars, itong si Felipe ang pinakamalapit, taga Bethsaida siya, malapit lang dito, almost 9 miles ang layo mula dito sa kanilang kinalalagyan sa Burol patungong Bethsaida, at alam niya na kung saan pwedeng makabili ng pagkain. At tinanong ng Panginoon si Felipe, saan tayo makakabili dito ng tinapay para mapakain itong maraming tao na dumarating? Malamang gutom sila para praising. So ano pong mensahe? Concern ng Lord sa ating pangangailangan. Opo, totoo yan. Huwag mong isipin pag may problema o may pangangailangan ka, kapatid, kaibigan na nakatutok ngayon, akala mo'y walang pakialam ang Diyos sa iyo. Akala mo hindi magmamalasakit ang Diyos sa iyo? Akala mo hindi siya concern sa iyo? Akala mo ikaw lang ang may concern sa sarili mo? No, no, no. Kung concern ka sa sarili mo, mas higit concern ang Diyos sa sarili mo. Mas kilala ka niya, mas alam niya ang needs mo, at kahit hindi mo sabihin ang iyong pangangailangan, alam ng Diyos ang pangangailangan mo, at anuman ang pangangailangan mo, concern si Lord sa iyo. Gusto ko sabihin sa iyo yan. Gaya ng sitwasyon dito sa lugar na kung saan naglakad, pumanik sa Burol ang ating Panginoong Hesus. Minsan dumarating sa buhay natin yan eh. Financial problem, kalusugan, sa business natin, or even sa sitwasyon natin ngayon na pandemya. Para bang sinasabi natin, para pinabayaan ako ng Diyos. Walang nangyayari sa aking sitwasyon, parang hirap na hirap pa rin ako. Hindi totoo yan. Ang katunayan, kaya nga nandiyan ka pa rin dahil concern ng Lord at nagpo-provide sa'yo. May timetable ang Lord sa'yo. May panahon, may timing ang Lord para ibigay lahat ng needs mo. Ang wala kang gagawin kundi magtiwala lamang at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Diba? Sa Diyos mo ipagkatiwala ang lahat, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Cast all your cares upon the Lord, for He cares for you. 1 Peter chapter 5, verse 7, kung di po nagkakamali. Sa Diyos mo ipagkatiwala ang lahat, sapagkat siya ay lubos na nagmamalasakit sa iyo. Marami tayong mga kakilalang tao, kaibigan, na nung panahon masaya tayo, at namamayagpag ka sa pagpapala ng Diyos sa iyo, sa kasaganahan mo sa buhay mo, sila ay nadyan na para ba nagsasabi, nagpaparamdam na sila'y kaibigan, nagmamalasakit sa iyo. Nung dumating ang matitibong problema, bigla siya kang iiwanan. Bigla magkakawala. Bigla kang lalayuan. Biglang parang wala ka ng kwenta. Marami pong ganun. Pero gusto ko sabihin sa iyo ngayong umagang ito, kapatid, ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Ama sa langit, hindi siya ganun. Dahil sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay, hindi niya tayo iiwanan. At lagi mong tatandaan,
sobrang nagmamalasakit ang Panginoon sa lahat ng pangangailangan natin. Amen! Woo! Kaya relax. Manatiling magtiwala, maghintay sa pagliligtas ng Diyos, maghintay sa may himalang gagawin ng Diyos sa iyo. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi sinungaling gaya ng tao na mangangako tapos mababaliwala. Si Lord, promise niya at ang kanyang pangako ay mananatili at hindi magbabago kailanman. Amen! Praise God! Hallelujah! 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 Pangalawang punto na makikita natin dito, una, ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating pangangailangan. Ang pangalawa pong mapapansin natin dito sa mensahe ay sa mga sitwasyon na para bang imposible sa tingin natin, sa mga ganun pong sitwasyon, ang Diyos ay gumagawa. Walang imposible sa ating Panginoong Hesus. Tatandaan niyo yan, ha? Walang imposible sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Tingnan niyo ang pangyayari dito. Nagtanong ang Panginoon kay Felipe. Tingnan niyo, ha? Kung may Bible kayo, sabayan niyo ako. Verse 6, tumanaw si Hesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe. Sabi niya, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito na dumarating? Hallelujah! Sinabi niya ito para subukin si Felipe. Bakit? Sapagkat alam na ni Hesus ang kanyang gagawin. Imagine niyo, bago pa bigyan ng Panginoon ng pagkain itong mga tao, bago pa nagtanong ang Panginoon kay Felipe, may plano na talaga ang Panginoon. Nakikita mo yung concern niya. May plano na, na alam niyang gutom ang mga tao at siya'y magpo-provide para pakainin ito. Tinest lang niya si Felipe. Meron pong testing na naganap dito sa buhay ni Felipe. Yung pong ano kaya ang magiging tugon ni Felipe kay Jesus, sa Lord. Lalo na sa pagtanaw ng tao sa sitwasyon. Tingnan niyo, ha, yung sitwasyon. Ano ang naging tanaw ng pangkaraniwang tao? Ito ang sagot ni Felipe. Hallelujah. Sabi niya, kahit na po halagang 100 denaryong tinapay, 200 denaryo, napakarami po nung 200 denaryong tinapay ang bilhin. Si Felipe, bilang tao, naghayag siya ng sukat niya sa dami ng tao. So, yung kanyang binanggit na 200 denaryong tinapay ay sapat sa 1,000 tao. Pero sabi niya, kahit na po 200 denaryo tinapay ang bilhin ay di sasapat sa makakakain ng kakaunting mga tao. Yung pagtanong niya sa bilang ng tao, sabi niya, kahit bumili tayo ng 200 denaryo tinapay, na marami na yon, 1,000 ho ang dami nun. E tingin niya sa dami ng tao, kukulangin pa. No? So, kung ikaw si Felipe at uunawain niyo si Felipe, merong kaisipan na napaka-imposible ho natin mapakain. Bagamat alam ko kung saan bibili, pero makabili man tayo sa tindahan ng tinapay, kahit 200 denaryo pa mabili natin tinapay, kukulangin po yan. Kaya wala rin. Kahit kung sabihin ko sa inyo, may mabibiran tayo, pero kung iyan lang ang pera natin at iyan, ganyang karami lang ang bibili natin, kukulangin pa rin. Dahil napakaraming tao. Naalala ko tuloy, mayroong mga magkakaibigan na talagang excited sila . 11 silang magkakaibigan na bibili ng isang napakagandang polo na gusto nila, pare-pareho sila. Punta sila sa isang mall na kinikilala nila na yung mall na yun ay makakabili sila nung kanilang kailangan polo. Sila po ay 11. Alam niyo pa, pagdating doon, wala silang nabili ng sabay-sabay para sa kanilang 11. Kulang. Kasi hindi pala nakakapag-provide ng ganong halot. Kung sabay-sabay pa kayo, biglaan, iba-iba ng size. So, hindi rin sila nakabili. Maliban doon sila pumunta sa pabrika, sa pagawaan, doon makukuha nila at makakabili sila. Pero sa mga mall na bilihan, walang mabibili. Iyon po ang sitwasyon dito na tinitingnan ni Felipe. Parang sinasabi ni Felipe, siguro sa pagawaan na dinapit, makapag-provide ng ganyang karami. Pero ito ang matindi, ikagugulat natin.
Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon, mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay na sibada at dalawang isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Another, si Felipe nga, 200 dinar na dadami ng pambili ng tinapay, ang dami na nun, sabi niya kukulangin pa. Ito pa kaya, biglang pumasok itong si Andrew at sinasabi, limang tinapay lang at dalawang isda, eh lalong kulang yan. Pero ano ho nangyari? Kaya kasi mismong si Andrew sabi niya, eh gaano sapat niya? Yung 200 na halagang tinapay, eh, hindi kakasya. Ito pa kayang lima lang at dalawang isda, eh kakasya. So pareho silang medyo may sinasuggest, pero may kakulangan. Bilang tao, sa pananaw ng tao, eh malabong makapakain ang dami ng tao. Kahit anong concern yan, hindi natin maipoprovide. Then, ganyan sa usapin sa tao. Lalapit ka sa kaibigan mo, hingi ka ng tulong, kahit may mga paraan tayo, pero naisip natin, kulang, hindi sapat ang ating kaparaanan. But, praise God, nung narinig ni Jesus, pinakita ni Lord, sa akin, laging may kaparaanan. Hallelujah. I mean, may himala. Yung imposible sa inyo, posible kay Lord. Praise God. Ano ginawa ng Panginoon? Mas marami yung 200 na tinapay, na halaga ng tinapay na dinaryo. Yung lima, at dalawang isda, kukunti lang, mas pinili ng Panginoon yun. Akin na yan. Ibigay nyo sa akin, galing din sa bata. O sige, ano lang ginawa ng Lord? Pinag-pray. At nung ipanalangin, sabi niya, ipamahagi nyo. Yung limang tinapay at dalawang isda ay ipinamahagi. Ang sabi ng Bible, ibigay nyo hanggat gusto nila. Kita nyo ha? May satisfaction, hindi yung mabibitin ka. Ang ipinibigay ni Lord, hanggat gusto nila, ibigay nyo. At ang malipit doon, nung ibinibigay, hanggat gusto nila, ibig sabihin, talagang nabusog ang mga tao. Excuse me po. Talagang ang tao ay nabusog. Water lang po, sandali. So, ipinamahagi po hanggang sa masatisfy yung mga tao. Nabusog. Ito ang matindi. Ang bilang, binilang lang, ay mga lalaki, 5,000. Kung iisipin natin, possible, i-times 2 mo ito, hindi lang 5,000, 10,000 katao. Kasi may mga babae doon. O maaaring hindi lang times 2 kasi may mga bata pa. Pero iyan lang pong binilang. 5,000 mga lalaki. Ito ang matindi. Merong pang sumobra. Di ba? Nasatisfied, busog ang mga tao, at nung mabusog lahat, o solve na kami lahat sa aming problemang gutom, merong pang sumobra. May mga lumabis pa. Mga kapatid, kay Lord, walang imposible. Huwag mong isipin na ang natatanaw at nakikita mo ay hanggang doon lang ang Panginoon. No. Actually, iyan ang gustong gusto ng Panginoon na gumawa sa buhay mo. Yung sitwasyon mo na parang wala ka na magagawa. Kasi, minsan kumikilos tayo na akala mo kaya mo eh. Magtitiwala ka sa kakayahan mo. At ang matindi dyan, yung pagtanong mo na wala ng solusyon at wala ng mangyayari, imposible na, wala na, bagsak na, talo na ako, bagsak na ako, hindi na ako makakabangon. Wala na. Huwag mong sabihin yan, kaibigan. Gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan, kapatid, na nakatutok ngayon, kay Lord, yung sakala mo ay imposible, iyan ay posible pa rin. Amen! Praise God! Kay Jesus laging may katugunan. At kapag tumugon at gumawa ang Diyos sa buhay mo, magugulat ka. Satisfied na satisfied ka. At may sumosobra pa. Marami pang sobra. Kaya nga, ang blessing of the Lord, sabi ng Bible, ang pagpapala ng Diyos ay kayamanan. At walang anumang kalungkutang idinudulot ito sa tao. So, of course,
blessing yan, uunlad ka, mayaman ka, iyan ang blessing. At kapag yan ibigay sa iyo ng Lord, walang anumang dulot na kalungkutan o kabalisahan yan. Ang dulot sa iyo ay kasiglahan. Basta galing sa Panginoon, hindi magbibigay si Lord sa iyo na ikalulungkot mo, na ikabibitin mo, na ikapapahamak mo, wala. Pag may nangyari sa iyong buhay na iyo, pinipilit mo, blessing ni Lord, pero napahamak ka, hindi kasi kay Lord yan. Kasi pag blessing ni Lord, laging satisfied, sobra pa, at sigurado ang bunga sa iyo ay kasiyahan. Amen? Kaya huwag mong isiping imposible. Huwag mong isiping imposible. Kagaya ni Felipe at ni Andrew. Kay Lord, laging posible. Amen? Tandaan mo yan. Huwag mong kalilimutan yan. Kaya hindi ko alam ang sitwasyon nyo ngayon, mga kaibigan. Lahat na nakatutok ngayon. Lahat ng nakikinig sa akin ngayon, hindi ko alam ang kalalagayan mo. Maari meron sa inyo dyan, ay may pinagdadaanan ka. Huwag kang mangamba. Concern ng Lord sa iyo, number one, di ba? Concern ng Diyos sa iyo. Sa pangangailangan mo, concern si Lord sa iyo. At walang imposible, ano man ang sitwasyon mo, kayang gumawa ng Diyos ng himala sa iyo. Kayang i-provide ni Lord ang kailangan mo. At kapag siya ay nag-provide sa iyo, magha-satisfied ka. At sabi ka, binasa natin, sumobra pa. Amen? Sumobra pa. Hallelujah. Ano ang pangatlo na makikita natin mensahe natin sa umagang ito, mula sa talatang ito? Okay? Sa bawat sobrang ibinibigay ng Lord sa mga pagpapala sa iyo, na sa tingin mo ay sumobra, huwag mo itong sasayangin. Ano ang nangyari? Di ba? May roon po itong bata, verse 10. Paupuin ninyo sila. Wika ni Jesus, madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus at tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila. Verse 12. At nang nakakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Sa mga pagpapala ng Diyos sa atin, nasasatisfy tayo at possible may sosobra. Huwag niyo pong sayangin. Ayaw ni Lord na masayang yan. Kadalasan, pag may sumosobrang blessing po sa atin, kaya po sobra yan, para ikaw naman ay gamitin ng Lord na maging blessing para sa ibang tao na nangangailangan. Amen? Kasi hindi lang ikaw ang nangangailangan. Hindi lang ikaw ang nagugutom. At kahit kailan, bilang anak ng Diyos, hindi niya tayo nilagyan ng puso na makasarili o puso na pagiging madamot. Bilang anak ng Diyos, ang identity mo ngayon, ikaw ay isang taong mapagmahal, matulungin, mapagbigay. Iyan na ang identity mo. Iyan na ang pagkatao mo ngayon. Binigyan ka na ng bagong puso ng Diyos, ng ating Panginoon. Kaya hindi siya nanghihinayang na ibigay sa iyo ng sobra. Kasi alam niya na ugali mo at pagkatao mo dahil sa kanyang ginawa sa iyo, ikaw ay taong matulungin at mapagbigay, na kapag alam mong sobra-sobra, ay willing kang ibahagi sa ibang tao na nangangailangan. Amen? Ipuni ng sobra para hindi masayang. Ganun din po tayo. Tignan mo sobra sa buhay mo. Tapos sa tingin mo, isang ko pa dadalhin to, ay sobra na nga ito. Naalala ko tuloy yung tao na nag-ipon ng maraming kayamanan. Nag-ipon hanggang siya ay makaipon. Ano sabi niya? Wow! Ang dami ko ng pera at kayamanan. Matutulog na lang ako. Wala na akong alalahan. Tapos pagtulog ko, bukas kakain, gigising. Tulog, bukas kakain, gigising. Tulog, bukas kakain, gigising. Wala na akong problema. Ang dami ko ng blessing eh. Ano sabi ni Lord? Hoy. Hangal. Matutulog ka ngayong gabi. Nadyan yung kayamanan mo. Pero ang matindi, babawian ka na ng buhay. Saan mapupunta ang kayamanan mo? Amen. Kaya po sa atin, itinuturo ng Panginoon ngayon sa atin, pag sumobra, i-share mo. Share your blessing. Kaya nga po, meron tayong gagawin na i-feed sa ating anniversary
gusto nyo maging bahagi, send your pledge and donation dyan po sa GCash sa ating harapan. At yan po ay makararating sa mga kaibigan natin, mga kakilala natin, na alam natin mga kababayan natin talagang para lang makakain ay kung ano na ng pagod at gapang ang ginagawa sa buhay. So yung pong ibibigay natin ng grocery na yan sa kanila ay malaking tulong. Ganyan po yung magiging paraan ng celebration natin ng anniversary ngayong taon. Sobrang blessing ibahagi. Sobra yung pantalon mo sa bahay, naka-stack lang. Saan mo dadalhin yan? Ibahagi mo sa iba para hindi masayang. Sobra yung polo mo, sobra yung shirt mo, sobrang kasuotan, sapatos. Huwag mong ipagkatago-tago yan. Ibahagi mo sa iba na nangangailangan. At yan ay napakalaking tulong. Kaya sobra yan, gusto ng Lord, maging part ka na nagagamit niya para maging blessing ka sa iba. Amen. Tingnan niyo yung batang nagbigay ng tinapay at ng isda. Di ba? Sabi ni Andrew, meron ditong bata. Hindi sinabi ang edad. Silent ang Bible kung anong age yung bata. Pero ginamit na ng salita ay bata. Meron po rin itong bata, may dalang limang tinapay at dalawang isda. Hiningi ng Panginoon. Meron bang natala dito na ang bata ay nagreklamo? Eh lalo ang bata, pag kinawa naman ng candy yan, iiyak yan. At iba pa isipan ng bata pag dahil sa ganyang bagay, akin to eh. Ba't ko ibibigay sa inyo? Hindi ako naman magugutom. Ako naman mawawalan. Imagine niyo, yung limang tinapay at dalawang isda na para lang dapat sa kanya ay ibinigay niya kay Jesus sa ating Panginoon nung mahawakan ng Panginoong Kristo yung kanyang tinapay at isda na para sa kanya lang, hindi lang nangyaring ganon. Naging para sa nakararami at maraming nakinabang. Ano sabi ng isang awitin na naalala ko? Sabi doon, because little becomes much as you place it in the master's hands. Because little becomes much as you place it in the master's hands. Pag ibinigay mo sa kamay ng ating Panginoong Kristo, ipinagkatiwala mo at ginamit mo sa kawang gawa o pagtulong sa nangangailangan, there's a need. Ang daming tao nangangailangan. Kukunti lang ang dala ng bata, pero ibinigay niya kay Christ, kay Jesus Christ. Anong ginawa ni Christ? Yung konti na yon ay ibigay ng pusong mapagmahal, mapagbigay, ay dumami, at yung pangangailangan ng marami ay napunan dahil sa puso ng bata na willing ipagamit kung anong meron siya para sa ating Panginoon. Wow, wow, wow. Ano man meron tayo, gagamitin ka ng Panginoon. Basta ibigay mo yan kay Lord. Paano masabing ibigay mo kay Lord? Hallelujah. Kapag ibigay mo yan sa gawain ng Panginoon, sa mga proyekto, para makatulong sa pangangailangan ng tao, iyan po ay ibigay mo na sa Panginoon. Pag hinarili mo yan, inangkin mo lang yan, sobrang blessing yan ni Lord. Diyan na papasok yung sinabi ni Lord, nasayang na. Amen. Nasayang na. Kung may tumira o may natira, sorry po, hindi tumira, kung may natira sa mga ibinigay ko sa inyo, sabi ni Lord, sa tinapay, yung mga lumabis, ipunin nyo para hindi masayang. Yan din ang sinasabi sa atin ng Lord. Kapag may sumobrang blessing sa iyo, kapatid, ipunin mo para hindi masayang. Because little becomes much as you place it in the master's hands. Amen. Kay Jesus may katugunan. Tandaan po natin yan. Ulitin ko, tatlong bagay ang ating pinag-aralan ngayon ng katotohanan na kay Jesus ay may katugunan. Una, siya ay concerned sa pangangailangan mo. Nakita niya maraming tao, kaya tinanong niya si Felipe, saan ba tayo pwedeng makabili ng
tinapay kasi nakita niya yung maraming tao gutom, konsensya sa pangangailangan, ganun din si Lord sa iyo. May pangangailangan ka, kita na ni Lord yan. Konsensya sa needs mo, huwag mong isipin pinabayaan o walang pakialam ng Diyos sa iyo. Pangalawa, yung sitwasyon mong yan, na sa tingin mo yung napaka-imposible, ano nangyari? Merong himbala ang Diyos sa iyo. Gaya nito. Eh, imposibleng magkaroon ng tinapay na ganun karami kahit may maiturong mabibilhan, sabi ni Felipe. Kahit po may 200 dinaryong pambili, kukulangin pa sa dami ng tao. Bukod doon, nagsabi pa si Andres, eh, meron dito limang isda, dalawang tinapay. Eh, lalong kulang to. Pero ang ganyan, Lord, pinili niya yung kukonti, mas kukonti, yung lima at dalawang isda. Yung tingin nila ay napaka-imposible, naging posible. At napakain ng lahat, hindi lang kumain ng lahat, kundi kumain sila ayon sa kanilang kailangang pagkain. Sabi ganun, ibigay mo hanggat gusto nila. Nasatisfy sila. At hindi ho natapos doon. Ano pangatlong mensahe? Pag may natira, wag ho nating sayangin. Sabi na Lord, ipunin niyo yung mga lumabis para di masayang. So sa atin din ganun. Pag ikaw yung pinagpala ni Lord, satisfied, may sobra-sobra pa yan dahil gusto ni Lord talagang satisfied na satisfied ka at hindi lang yun, hindi ka lang niya gusto ngayon bless, gusto niya maging blessing ka sa iba. Pag may mga sobrang blessing sa iyo, kapatid, kaibigan, sino ka man ngayon na nakatutok? pag may sobra, ipunin mo para di masayang. Ibahagi mo sa iba na nangangailangan. Amen. At sa kabuuan, kay Jesus, may katugunan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat dakilang Diyos sa katotohanan na sa iyo ay laging may katugunan. Salamat sa katotohanan, Panginoon, na ikaw po ay nagmamalasakit sa aming mga pangailangan. Question ka sa mga needs namin. At salamat din sa iyo, Panginoon, dahil sa tingin namin para na baka imposible, pero sa iyo, Lord, ay posible, may ginagawa ka. At salamat, dahil sa pagpinagpala mo kami, hindi lang kami satisfied, sobra-sobra pa. At yun, Lord, binebless mo kami ng sobra-sobra para kami rin maging blessing katulad nitong batang ito na nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Marahil sobra sa kanya yun dahil nakakain na siya pero may natirap at daladala niya. Pero nang ibigay niya sa kamay ng aming Panginoon sa Kristo, hindi lang siya ang nakakain, maraming libo ang nakakain. Lord, salamat po. Sa katotohanan na wala kaming dapat ipag-alala dahil kasama ka namin. Meron kaming Diyos na nagmamalasakit sa aming mga pangilangan. Meron kaming Diyos na tunay na walang imposible. At Lord, we pray in the mighty name of Jesus sa lahat po na nakatunghay ngayon. Kung meron man sa kanila dito, may problema, pinagdaraan ng pagsabi, Lord, ipakita mo sa kanila na ikaw ay lubos na nagmamalasakit sa kanila. At tingin man nila imposible, posible yan sa iyo, Panginoon. At ikaw ang magpapala sa amin ng tunay na sapat para sa aming mga kailangan. Thank you, Lord God. Pinagpala mo ang araw namin ngayon. Pinagpala mo ang mga araw na darating. Ang buong sa linggo ay pinagpala mo. Sabagat ikaw ang Diyos na kahit kailan di kami iniwanan, di kami nababayaan at lubos na nagmamahal sa amin. Salamat po. Pinupuri, sinasamba, dinadakila ka namin. Ito po dalangan namin sa Ama sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at maging sa ating mga kapatid na tumunghay sa atin ngayon. Salamat po at babatiin ko lang uli yung iba. No? Hindi ko pa nabati yung iba kanina. So, salamat po sa mga tumutok sa atin at sinabayan, sinamahan po tayo kay Bea Rosa Argate, kay Mona Lisa, Willie M. Thank you. Willie T. is watching. Praise God. Salamat sa iyo, kapatid. Brother Kennedy, ang aming masipag na leader ng aming music team. Praise God. Gerald Kahukong. Praise the Lord. Brother Gerald, good morning. Mandre Brothers, salamat. Ang aming pinakapogit, machong-machong Brothers Puring. Praise God, pinagpala ka ng Panginoon. Jose Cristobal is watching. Amen, salamat Brother Jose. Praise God. Brother Elipe, amen, amen. Sabi nila Brother Kennedy, Kuya Marvin Manansala, the macho man. Praise God.
Wow, ang aming magaling na gitarista, lead gitarist na si Roland Aquino, napakahusay po niyan. Pinagpala ka ng Panginoon, kapatid na Brother Roland. Miss you na, Brother. Hallelujah. And also, Brother Ralph. Yan, ang aming poging-pogi na si Brother Ralph. Yan po ang kambal ni Vin Diesel. Yan po, si Brother Ralph. Dapaeng, praise God. Ati Mayet de Guzman, salamat po sa pakikinig at pagtutok sa atin. Si Bayaros, Brother Louis, praise God. Louis de Leon, praise God. Ang pogi-poging Louis de Leon na kaibigan natin. Salamat po sa inyo pong pagtutok din sa atin. Hallelujah. Brother Roland, amen. Kennedy, Ralph, amen. Salamat po sa lahat. Napakarami po. Hindi ko na maisa-isa yung iba. Ano po? So, ganun pa man. Kilala niyo po ang inyong sarili. Salamat po sa inyong pagtutok. At sa mga susunod po ng Sunday, ay sama-sama po tayo na mag-sharing. At abangan niyo din po yung ating Super Rich God every Wednesday. Alas 10 po yan ng umaga. Ating po tinatalakay doon, siniseries yung the benefits of being in Christ. Ang benepisyo ng pagiging na kay Kristo. Ano po? So, salamat po ng marami. I-enjoy po natin ang bawat araw ng ating buhay because God is with us and He loves us so much. Again, iiwanan ko po sa inyo ang katagang ito na lagi ko sinasabi sa ating lahat. In Christ Jesus, we are all highly favored and blessed. Claim mo yan kay Jesus. Amen, amen. Praise God. Salamat po ng marami. We are all blessed. Hallelujah. Sa bawat pinti, natitikati ang puso't diwan. Nagpapahiwati ng saloobin dahil sa iyong pag-ibig, ako'y muling umibig. Aaminin ko na, aaminin mo ba?